Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And right now, gusto ko na kaagad mag-apologize. Gusto ko na agad humingi ng pasensya sa mga taong ma-o-offend ko ng dahil sa hairstyle ko. So, as of this moment, hindi pa kasi ako nakakapagpagupit. Kaya ganyan yung itsura ng buho ko. Ako lang naman siguro yung napapangitan. Pero kung napangitan ka rin, gusto ko na humingi kaagad sa'yo ng sorry kasi hindi ako nakapagpagupit. Sa mga susunod ko pa na videos, possible ganito rin yung maging hairstyle ko right now. And magagawa ko naman sana siya ng remedyo. And unfortunately, dahil swerte ako ngayong araw na to, nagkataon na ubusan ako ng wax. So sa mga kalalakihan dyan, make sure na palaging dalawang wax yung bibilhin mo. Kasi kung kailan-kailangan mo siya, tsaka siya mauubos. And before I proceed dito sa magiging topic natin, gusto ko lang magpasalamat sa Ethical Nation. And dahil sa sobrang pagmamahal ko sa inyo, kahit ganito yung itsura ng buhok ko, nagawa ko pa rin gumawa ng video para sa inyo. Kasi paramit na tayo ng parami, konting kembot na lang, mahihit na natin yung 10,000 subscribers. And as of the making of this video is nasa 6,200 na yata siya. Hindi ko sure, ewan ko ba, I'm sure nadagdagan na naman yan. Pero konting kembot na lang, alam mo yun yung feeling na mahihit mo yung 10,000 subscribers in less than I think 4 months. Hindi ako nagkakamali, nag-start ako March, April, May, June, July, August. 5 months pala, 5 months. So mali ako, sorry. Now, for 5 months, ma-hit na natin yung 10,000 subscribers. Samantalang yung Facebook page ko inabot ng 2 taon para lang umabot ng 10,000. So Facebook, salamat ha. Maraming salamat sa inyo, Ethical Nation. Kung hindi dahil sa inyo, hindi rin naman natin ma-achieve to. And yun nga, once again, gusto ko magpasalamat sa inyo. And para sa inyo na mga network marketers out there na gusto nyo rin i-share itong mga natutupunan nyo, pwede nyo i-share itong ating YouTube channel para makatulong rin tayo sa mga kapwa networkers. Actually, kahit sa mga downlines mo na lang malaking tulong na to para sa kanila. Huwag mo na isipin muna yung iba kahit sa mga downlines mo. Or kung talagang mapagmahal ka na networker, di ba? Kung meron kang crossline na nahihirapan, share mo itong mga videos natin dito sa Ethical Nation. Wala naman akong pinopromote na company ko dito. Diba? So, i-share mo sa kanya yung mga strategies na natututunan mo dito. Share mo sa kanya yung mga videos na to. I-leverage mo na. Share mo sa kanila para makatulong din tayo. And hindi naman ito kasi about sa company-company lang. Kung ginawa ko ito para lang sa company ko, para makapagpasali sa business ko, sana binubungad ko palagi yung company ko. Sana tinakalagay sa t-shirt ko yung company ko, diba? Ethical Nation, hindi to company. Okay, tayo to. Ang pinakang goal ko naman kasi in the first place is maging ethical ulit yung mga network marketers. Hindi ko alam kung ethical na ba talaga sila noong unang panahon, pero sa tingin ko parang hindi. Kumbaga parang gusto ko na ang mangyari, maging profession itong network marketing. Yung tipo ba na magiging proud ka kapag sinabi mo na, networker ako, di ba? Alam mo yung feeling na kapag tinatanong ka, especially sa mga full-timers, alam ko makaka-relate kayo dito. Pag tinatanong ka ng mga tropa mo, kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, or kung sino man na tao, na pag tinanong ka, ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Anong trabaho mo? Tapos full-time ka sa network marketing, tapos hindi ka pa naman ganun kalaking kinikita, or hindi ka pa kumikita, or nagsisimula ka pa lang. Di ba meron tayong ilang factor? Aminin man natin o hindi, meron tayong ilang factor na sabihin na network marketer ako. Why? It's because of the unethical strategies na lumalaganap and palaging ginagamit, especially ng mga sinaunang networkers. Ay, until now, tinuturo pa rin nila, pinapalaganap pa rin nila. Actually, mas madami pa rin sila hanggang ngayon. Iilan pa lang naman tayo dito sa Ethical Nation. Wala pa nga tayong 10,000 yata So, yun yung sinasabi ko. Kaya ginawa ko tong video na ito para maging profession. Despite, regardless kung anong company kakabilang, maging proud tayo ba? Hindi lang ikaw, hindi lang kayo, pati ako Di ba maging proud tayo na sabihin natin doon sa mga tao na magtatanong sa atin kung anong pinagkakaabalahan natin na networker ako, ay network marketer ako. Nang dahil dito sa Ethical Nation, papabanguhin natin yung pangalan ng network marketing sa pamamagitan ng mga ethical strategies. Okay, ethical and effective strategies. So with that being said, magpo-proceed na tayo sa ating topic, which is ano yung mga dapat mong ituro sa iyong bagong member. Actually, itong ituturo ko sa inyo, ito yung 5 basic things, hindi, 6 basic things, nagkamali ako, sorry. 6 basic things na ginagawa, ano, tinuturo ko sa mga mismo mga downlines ko na kakasimula pa lang dito sa business. So pagdating sa pagtuturo sa ating mga bagong members, sa ating mga bagong downlines, ang isang key na kailangan mo lang palaging tandaan ay ituro mo lang sa kanila kung ano yung kailangan nilang matutunan as of the moment. Kasi bago sila Kasi anong ibig ko sabihin? For example, tuturuan mo ba ng leadership yung bagong member?
anong malay niyan sa leadership? Diba? Isipin mo na lang yun. Kumbaga, medyo advanced na yun eh about sa leadership. Turuan muna siya ng mga basic things na kailangan niyang malaman. At itong anim na to, lilito ko sa kamay ko eh. Anim. Itong anim na to, ito yung ituturo ko sa inyo na tinuturo ko sa mga downlines ko. No? Anim na basic things na tinuturo ko sa kanila habang nagsisimula pa lang sila sa kanilang business. Number one is iset mo ng tama ang kanilang expectation. Or set their expectations right. Actually, hindi lang naman ito tinuturo sa akin, okay? Para sa akin, hindi ko to itinuturo pagkasali ng member ko. Actually, tinuturo ko siya bago pa lang siya sumali. Sinasabi ko na sa kanya kung ano yung mga dapat niyang i-expect once na pumasok siya sa business. Sinasabi ko na kaagad sa kanya na hindi ito magiging madali, hindi ito magiging mabilis kasi walang ganon, di ba? Unless unethical yung gagawin. And hindi naman ako fan nun. So, hindi siya magiging madali, hindi siya magiging mabilis. Pinapakita ko yung income ko sa kanila dun sa prospect ko para lang maging proof na nag-work yung tinuturo ko. Kasi pwede ko namang sabihin, ang dami ko lang alam tapos wala naman akong resulta, di ba? So hindi naman ako katulad ng ibang tao na ganun eh. So pinapakita ko sa kanila as proof. Pero sinasabi ko sa kanila pag pinapakita ko yung income ko na hindi ko to kinita overnight. O kumbaga, hindi ko siya kinita na pagkagising ko, di ba? Ang laki na kinikita ko. Or hindi ko sinasabi na, although yes, kinita ko siya within a week. Sinasabi ko within a week, within a month kung kinita ko to. Pero sinasabi ko sa kanila na bago ko kitain yan, ito yung naranasan ko. Sobrang hirap. Ang dami kong failures and rejection na naranasan. Ang daming tao na nagalit sa akin kasi unethical yung ginagawa ko. Which is, sinasabi ko sa kanya yung mga pinagdaanan ko muna para makita niya na kaya niya rin gawin yun. Kasi possible na siya mismo, baka mas maswerte pa nga siya sa akin or same kami ng naranasan or mas malalayong sa kanya. Kumbaga, para makita niya rin na hindi ako yung talented, kumbaga pinanganak maging networker. Wala namang ganun eh. Yung tipo na tinanong ako ng magulang ko nung bata pa lang ako, anak, anong gusto mong maging paglaki mo? Ah, mami, gusto ko po maging networker. Payaman! Wala namang ganun eh. Wala namang pinanganak na ganun eh. So, pinapakita ko sa kanila yung naging struggles ko. Sabi ko, hindi ko naman pinapakita yun para takutin sila. Pinapakita, kasi kung tatakutin ko sa'yo, hindi na yun sasali, di ba? Para kang tanga nun, di ba? Pinapakita ko yan, in-explain ko sa kanya. Pinapakita ko to sa'yo para makita mo na hindi siya magiging madali at hindi magiging mabilis. Pero, wala namang madali at mabilis sa buhay eh. Gawin mo itong business, hindi siya magiging madali, hindi magiging mabilis. Magtrabaho ka, ganun din. Hindi rin magiging madali, hindi magiging mabilis. And actually, sa business, mahirap. Mas mahirap kumpara sa pagtatrabaho. Kasi dito sa business, pwede kang humataw for 30 days pero wala kang kitain. Pwede mangyari yun. Right? Pwede mangyari yun kasi nandun tayo sa paradigm shift. Ano, nagsisimula pa lang tayo. Di ba? Dati, ang ina-expect natin pagdating sa pagtatrabaho kasi, especially sa mga employees, di ba? Pag nagtrabaho tayo within 15 days or 30 days, kailangan kumikita na tayo, kailangan may sweldo na tayo. Hindi ganun sa entrepreneurship eh. Entrepreneurship, pwede kang tumabaho for 30 days, 60 days, 90 days, wala kang kinikita or ang liit ng kinikita mo compared sa work. So, malaking paradigm shift siya. So, doon ko nasabi na mas mahirap yung entrepreneurship o yung pagiging negosyante. Pero, yung reward sa huli, sino ba yung nagkakaroon ng masarap na buhay sa huli? Yung entrepreneur ba o yung regular na employee? I'm not saying na all every time nangyayari yun. Pero, according sa statistics, hindi na nga 1% lang eh, 0.0001% na lang yata eh, yung employee na nagkakaroon ng magandang buhay, ba, na parang similar sa mga entrepreneurs na nagsasucceed talaga. Kumbaga, ang liit ng percentage eh, kumpara sa mga entrepreneurs. So, i-research nyo na lang yan sa Google, hanapin nyo yung statistics, wala akong exact numbers. Pero yung sinasabi ko sa kanya, reward. Yung reward pagdating sa dulo. Mahirap to. Yes, mas mahirap to. Pero mahirap rin naman to eh. Mahirap rin naman yung magtrabaho. Paghahanap pa lang na trabaho, hirap na eh. Kasi ang dami ng supply ng empleyado, yung mga bagong graduate. Kaya ang daming graduate sa panahon ngayon, walang trabaho. Diba? Ang gaganda pa ng mga course na graduate. Tapos, walang trabaho. Especially nung time ko. Isipin mo to ha, 2014. Ay, dropout kasi ako ng college. Alam mo, nag-work ako as a service crew. October 2013, nag-work ako as a service crew. And yung mga kaklase ko that time, graduate yung mga yun, mga 2014, I think, or 2015. Hindi ko na maalala yung exact date kasi nga, dropout ako. So, wala akong balita sa kanila. Graduate sila. Tapos, karamihan sa kanila, nakita ko. Similar job lang sa akin.
nasa department store, nasa supermarket, nasa service crew rin. So naisip ko, ano yung sense ng pag-graduate? Sabi ko, kung ako graduate, malamang ganun din. Alam mo yun, ako shortcut. Ako shortcut. Hindi nag-graduate, rumabaho na, diretsyo. Kasi parang nangyari kasi is doon rin naman pala yung bagsak ko. Sabi ko, alam mo yun, doon ako napapaisip ng mga time na yun, bakit ganun? Graduate tong mga to, iilan, napakaliit ng percentage sa kanila yung nakuha yung trabaho na pinapangako na sa school namin noon na magiging call center daw, malaki daw kinikita, bla bla bla. Diba? So, sabi ko, bakit ganun? Kids, importante na makapagtapos ka ng pag-aaral. Bakit? Kasi yung magulang may nagtutuition sa'yo, hindi ikaw. So, wala kang karapatan mag-drop out katulad ko. So, yun yung mga time, di ba, na nag-start ako sa network marketing business. So, yun yung sinasabi ko sa kanya, or in-explain ko sa kanya. Madalang ko naman gawin yun, di ba, kasi ang haba-habang explanation. Pero, sinasabi ko sa kanya, tinatama ko na kung ano yung expectation niya. Hindi ito magiging madali, hindi ito magiging mabilis. Pero, as long as willing kang matuto, as long as willing kang i-apply yung mga matututunan mo, matutulungan ka namin. Right? Tsaka hindi ka naman magpo-full-time ka agad dito. Pagpasok mo sa amin, magpo-full-time ka na, tapos iiwan mo na yung trabaho mo. Ay, napakalaking kalokohan nun eh. Yung kalokohan naman ginagawa ng mga unethical networkers sa mga downline nila. Papahirapan nila ng ganun. Papag-full-time nila, ima-mindset nila, sasabihin nila na kailangan mag-full-time to kasi mga full-time dito yung mga top earners. Diba nagta-top earner yung mga full-time dito sa business? Hindi ko naman sinasabi na hindi yung totoo kasi most of them talaga yung mga nagiging top earners full-time. Yes, pero hindi yung pag-full-time yung solusyon para maging top earner kasi ang dami-dami full-timer, di naman top earner. Diba? So, yung sinasabi ko, hindi ko sinasabi sa kanya. Sinasabi ko sa kanya na hindi mo gagawin, hindi mo iwan yung trabaho mo, pa-part-time mo lang to. Ang magbibigay ka lang ng konting oras, diba? Before pa siya sumali. Then after niya sumali, uulitin ko, hindi naman exactly na ganun ulit yung sasabihin ko, pero i-remind ko lang siya na ulitin ko, hindi ito magiging madali, hindi magiging mabilis, pero make sure, aralin mo yung Team Genuine Academy natin, which is yung academy namin sa team namin, apply mo yung mga matututunan. So, ganun lang yung simple. Itama mo na yung expectation nila. Isa sa mga reason kung bakit maraming nalalagas sa team mo kung nagkaroon ka ng maraming downline tapos nawala, tapos paulit-ulit lang nga, magkakaroon ka, mawawala na naman. Mali kasing expectation nila eh. And kasalanan rin natin yun most of the time. Kasi pinapakita natin sa presentation pa lang ng business na parang ang dali-dali, parang ang bilis-bilis. Ito yung kinikita ko per week. Diba? Bakit ako gumaganito? Ang mga old school networkers, alam niyo kung bakit. Diba? Ba't gumaganto ako ng gesture? Okay, pinapakita natin sa kanila, ito yung kinikita namin. Ito yung kinikita ng upline ko per week, blah, blah, blah. Pero hindi natin sinasabi paano nila na-achieve yun. Hindi natin sinasabi yung pangit na part, puro magaganda lang. In other words, bias. So, huwag kang magtataka kung bakit yung mga members mo kadasali sa'yo, nag-quit rin. Kasi in-expect nila na ang dali lang, tapos pagpasok nila, magugulat sila, culture shock, akala ko ang dali lang. Diba, pag present niya nung business, pag offer niya nung business, copy-paste lang to, diba? Yun yung sinasabi madalas, bago pasalihin si prospect, copy-paste mo lang to, tapos i-post mo na, promote mo na, tapos pag may nag-inquire, bigla siyang dinurog, ni-reject, ayaw na, quit na. Kasi akala niya ang dali-dali lang. At hindi naman natin sinasabi yun most of the time, mga unethical networkers, hindi naman sinasabi na madali. Pinaparamdam. So, ganun pa rin yun. Hindi mo man sinabi, pinaramdam mo, action speaks louder than words nga, di ba? Doon pa lang, para maiwasan mo yung mga ganun pangyari, nalalagasan ka ng team, itama mo yung expectation niya. Diba? Kapag nakaranas siya ng mga ganung failures and rejection, kung hindi siya magugulat, ah, ito na yung sinasabi sa akin ng upline ko, tama, hindi nga madali, nangyirap nga. Na, pero okay lang yun. At least, nabanggit naman niya sa akin. Diba? Simple shift. Before mo siya pasalihin and after mo siyang pasalihin, itatama mo na yung expectation niya. Actually, mas crucial yung before pa sumali. Hey Carl, baliw ka ba? Kung ginawa ko yun, baka hindi na sumali sa akin. At dyan nagkakaroon ng problema. Okay? Needy mindset yan eh. Lack mindset yan. Scarcity mindset. So, ang ibig sabihin nun, feeling mo na uubos yung prospect. Hindi mo alam sobrang dami ng prospect. My gosh! Kung alam mo lang kung saan sila nakikita, sobrang dami ng prospect. Hindi sila nauubos kahit palimpak-limpak na yung mga networkers sa panahon ngayon. Every single day, hindi bumababa ng 100 people yung kinakausap ko for the past ilang months na. I think
kasi natigil kami sa pag-network for a short period of time dahil nagka-problem kami dati sa aming company. So nagka-problem, napatigil kami. Pero nung bumalik ulit kami, ganun ulit, ang dami-dami. Every single day, hindi na uubos. Akala mo kasi na uubos yung prospect, pero kapag ka na-realize mo, nakita mo kung gaano karami yung prospect. Actually, marami naman ako tinuturo dito about doon eh, paghahanap ng prospect. Sobrang dami. Facebook friends mo pa lang, baka 1,000, baka hindi mo pa na-invite lahat yun eh. Diba? So, sobrang dami yan. Kaya kapag meron ka nung scarcity mindset o yung needy, lack mindset o yung feeling mo na uubos sila, eh talagang mahihirapan ka ba kapag pasali sa business mo. Kasi bawat rejection na ma-encounter mo, pe-personalin mo. Kasi feeling mo, sila lang yung prospect dito sa buong mundo. Diba? Kamag-anak mo pa lang, I'm sure hindi mo pa na-invite lahat yan. And hindi mo pa na-introduce yung business mo. Ako nga, hindi pa eh. Diba, isipin mo yun, for almost 5 years ko sa network marketing industry, hindi ko pa na-invite lahat ng kamag-anak ko. So, ako nga eh, ako na yun ha. Diba? So, alam mo yun, hindi sila nauubos. Sobrang dami nila. And as long as meron ka nga nung scarcity mindset, mas mahihirapan ka makapagpasali sa business mo. Kasi ang nakikita mo lang, ang gusto mo lang mangyari ay kumita ka lang. Masakit ba? Kapag ganun yung mindset mo, pagkakitaan mo lang yung prospect mo, hindi mo tatagal yan eh. Alam mo, gusto ko na maintindihan mo, even though bago ka pa lang sa business mo, gusto ko na maintindihan mo kagad na walang sense yung pera kumpara sa tao. Yan yung pagkakamali ko before, way, way back ago. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ko na mas pinahalagahan ko yung pera kaysa sa relationship ko sa tao. And isa siya sa mga pagkakamali na hindi ko na talaga inulit. And most of the time, pagkakamali talaga yan ng mga baguhan eh. Pagkakamali ng mga bagong members, normal, very normal siya. So, kapag ang swerte mo kapag ka may upline na nagsabi na kaagad sa inyo, actually, sinasabi ko na nga sa iyo ngayon. So, maswerte ka na. Okay na. Mas importante, mas pahalagahan mo yung relationship mo sa tao kumpara sa pera. Kasi yung pera na uubos yan eh. Diba? Pero ang tao, kapag ka nakapag-build ka ng magandang relationship, it will last for years and even decades or even lifetime na andyan sila para sa'yo. Yung pera, palagi naman, dadating yan, mawawala, dadating, mawawala. Ganun lang naman yun pagdating sa pera eh. Pag kumita ka, mauubos din. Kailangan, gastusin mo eh. Alang naman, ano ka lang, acquire ka lang ng acquire, tapos tinatabi mo lang, niyayapat mo lang pag natutulog ka. No, para saan yung pera mo na yan? So, kapag ka ganun yung mindset mo, kapag meron kang lack or needy mindset, scarcity mindset, mas pinapahalagahan mo yung pera kaysa dun sa tao. Diba? Imagine mo, natatakot ka na gawin yun, yung itama yung expectation niya kasi baka hindi sumali. Anong binavalue mo? Anong mahalaga sa'yo? Siya ba o yung pera? So, ngayon nalalaman mo na. And it's completely normal kung ngayon mo lang to narinig or kung guilty ka dito sa mga sinasabi ko, it's completely fine. At least nalaman mo na this time na mali ka nga. Okay, mali yung ganung klase ng mindset. Second thing na tinuturo ko pagdating sa aking new member is proper mindset and attitude. Okay, maririnig mo to sa akin ng paulit-ulit yung pagdating sa mindset kasi mas importante ng 80 times ang mindset kumpara sa skill set. Kasi yung skill set, almost pwede nga i-copy-paste yun eh. Especially kapag nasa online marketing ka, nasa internet marketing ka, ang dali. Even sa offline, pag nakikita ka ng downlines mo kung paano mo ginagawa yung skill set mo, pinapakita mo. Kasi dun talaga natututo yung downline eh. Kapag nakikita niya, tapos ginaya niya sa'yo, diba dun siya matututo pagdating sa offline. So almost copy-paste na lang rin talaga pagdating sa skill set. Pero kapag mali yung mindset, kahit anong skills yung ma-acquire ng isang network marketer, ng isang entrepreneur, mahihirapan pa rin tayo, wala pa rin tayo magiging result. Kaya kung meron man sa inyo dyan na nanonood na yung feeling mo na sobrang dami mo ng alam, marunong ka ng ganitong online marketing, marunong ka ng blogging, di ba, affiliate marketing, email marketing, the Facebook ads, tapos wala ka pa rin resulta or maliit pa rin resulta mo. So, ngayon, alam mo na kung anong problema mo. So, anong ibig sabihin ko pagdating sa proper mindset and attitude? Actually, sa mga offline na traditional network marketing business, na ituturo naman to dun sa mga new members orientation nila. Yung mga bagong members, na, may mga ganun, di ba? Yung mga malalaking companies, yung mga old school na companies, hindi old school, traditional na companies. Okay, meron silang mga seminar para sa mga new members. And na ituturo naman ito eh, itong proper mindset and attitude. Pero kung sakasakali man na nasa internet marketing ka at hindi kayo natuturuan ng ganito, so ano yung ibig kong sabihin dito? More on about failures and rejections. Diba? Normal ang failure, normal ang rejection. Kasi tayo, napalaki tayo, diba, na kinakatakutan natin yung failure, kinakatakutin natin yung rejection. Kasi sa school, na mindset tayo, na program tayo, na kapag nagkamali ka, bagsak ka,
mapapahiya ka sa mga kasamahan mo, hindi ka makakapasa sa next level, papagalitan ka ng magulang mo, posibleng hindi ka na makapag-aral, hindi ka makapaghanap ng magandang trabaho, tas tatanda kang mahirap, tatanda kang single kasi walang gustong sumama sa'yo dahil wala kang pera. So parang ganun, na-program tayo, di ba, na ganun. And actually, hindi biro yun, totoo yun. Di ba, na-program tayo na hindi pwede magkamali. Kailangan perfect ka, kailangan pasado ka, kailangan tama lahat ng ginagawa mo para makapasa ka. Ganun sa school. Okay, hindi ko sinasabi na maling-mali yun. Okay? Case-to-case basis rin siya. Especially pagdating, syempre, halimbawa sa mga engineers. Hindi pwede na papalpak-palpak ka pagka gumagawa ka ng building, di ba? So, hindi pwedeng okay lang magkamali, di ba? Kasi, kawawa yung magiging kliyente mo. Ganun, lalo-lalo na pag doktor. Di ba? Pagdating sa medicine, mali-mali yung gamot na binibigay mo, di ba? Nire-reseta mo kasi dinaya mo lang yung pagiging doktor mo. So, yun, case-to-case scenario rin siya. Pero, sa buhay natin, kailangan na nilang maintindihan ng bagong members mo na it's okay to fail. It's okay to make mistakes. It's okay na ma-reject tayo. Kasi, even before naman tayo mag-work, even before tayo mag-business, bata pa lang tayo, nare-reject na tayo eh. No, humingi ka ng piso sa nanay mo, di ka binigyan. Kinamatay mo ba yun? Diba? So, ayun, umiyak ka, nagtampurot ka, diba? Pero, ayun ka pa rin, buhay ka pa rin, nanonood ka pa rin ito. So, kumbaga, i-explain mo sa kanila na it's completely fine. Para hindi, kagaya nung binabanggit ko kanina sa number one, para hindi sila ma-culture shock na, shit, ganito pa rin mga rejection. Makakatanggap ka pala ng mga ganito sa tao, mumurahin ka, sasabihin sa'yo na scammer ka, di ba? Kahit wala naman silang patulay, bigla ka nalang ibablock, ang sama-sama na ugali sa'yo. So parang hindi sila ma-culture siya. Ayun, pumapower yung aso ko. So it's completely fine na ma-reject tayo, magkamali tayo. And pagdating sa mga pagkakamali, pagdating sa mga failures, sa mga mistakes, okay lang yung mga bagong pagkakamali. Ang hindi okay is yung mga paulit-ulit na pagkakamali. So hindi na okay yun kasi wala ka na natututunan eh. Or may natututunan ka pero hindi mo ina-apply kasi paulit-ulit yung pagkakamali mo eh. So ganun, yung mga ganung bagay i-explain mo pagdating sa commitment, di ba? Kailangan committed ka sa business mo kasi parang sa relationship, di ba? Hindi pwedeng yung commitment mo dun sa partner mo is part-time lang, di ba? Kapag sinabi kasing part-time, hindi naman every time, kailangan literally na sinabing part-time kasi part-time ako kasi may trabaho ko. Hindi naman ganun lang yung part-time eh. Dati nga sabi ng mga appliance ko, okay lang maging part-time pero meron kang full-time attitude. Okay, part-time ka pero may full-time attitude ka. So ibig sabihin nun is even though part-time ka, yes, pero pagdating nung time na available time ka na or wala ka ng trabaho, pagkatapos ng trabaho, binubuhos mo na sa business mo. Binubuhos mo lahat, hindi ka nanonood ng mga walang kakwenta-kwentang video sa YouTube, sa Facebook, mga nakakatawang viral videos, hindi ka nagsishare ng mga walang kakwenta-kwentang post, or hindi ka nakikipag-chikahan sa mga, hindi ka nakikipag-chikahan sa kung sino-sino, sa mga friends mo, yung tipo na yung prospecting mo, nagiging flirting na, hindi na prospecting. So yung mga ganung bagay, part-time siya, pero meron siyang full-time attitude. So, yun yung ibig sabihin nun. Kumbaga, explain mo sa kanya yung mga ganun bagay, yung belief level mo. Kailangan mataas yung belief level mo. Hindi pwedeng 99% lang. Di ba? Kailangan 100 and above yung belief mo pagdating sa success mo. And it takes gradually, okay? It takes time para ma-increase na ma-increase yung belief natin pagdating sa business, pagdating sa success natin. Huwag mo expect syempre sa mga baguhan. Hindi porket, eto buti na lang na nabanggit ko to, hindi porket na-explain mo na tong mga bagay na to doon sa member mo, parang ang mangyari, expect mo na magiging perfect na siya or magiging matatag na siya or magiging successful na siya along the way na hindi na siya magkakwit. Hindi ganun yun. Okay, ibinibigay mo lang sa kanya and then every now and then, constant reminder. Okay, marireject yan, mag-fail yan, madadown yan. Ganun naman talaga tayo eh. Parang sa business, di ba, ang tayo, mga tao, even wala sa business, so lagay na lang natin sa context ng business, parang heartbeat. Imaginin mo yung heartbeat pagdating sa business, di ba? Ang heartbeat natin, hindi palaging pataas. Patay tayo nun kapag kaganon. At hindi rin naman palaging flat. Patay rin tayo kapag kaganon. Ang heartbeat, di ba? Taas, bababa, tataas, bababa. Kumbaga, ganun yung heartbeat kapag ka, ano nga bang tawag dun sa graph? Ay, alam niyo na yon yung natulog, yung natut. Ang ganda ng description ko yan. Kasi alam niyo na yon, hindi naman ako doktor kaya hindi ko naalala kung ano yon. So nakikita niyo, di ba, nag-up and down siya. So parang sa buhay natin, parang ganun lang rin.
diba? Up and down. Ganun rin yung mga downlines natin. Kung tayo nga ganun, ganun rin yung mga downlines natin. Dating sa point na tataas tayo, umiita tayo ng malaki, tapos bigla babagsak yung income, shit, madadown tayo. Diba? Tapos sunod-sunod yung rejection, sunod-sunod yung failure, tapos after that, pag tinuloy-tuloy mo lang, tataas ulit yan. Diba? Gaganda ulit, tapos babagsak na naman. Ang tawag doon is, naalala ko, is law of rhythm. Okay, naalala ko yan sa isa sa mga sikat na success coach kasi meron kami inattendan na training before last year na training as of 2018-2017 nag-attend kami si Sir John Calub, so shout out sa kanya, na-attendan ko yung training niya, sa kanya ko unang narinig yon yung sinasabi na law of rhythm na ang buhay ganun nga, tumataas bumababa, hindi pwedeng palaging sa taas, hindi rin naman pwedeng palaging nasa baba. So, tumataas, bumababa talaga yung buhay natin. So, parang ganun yung flow. Kaya nga, di ba, ang sign of life, yung sa heartbeat natin, most of the time, ang sign of life is yung up and down na yon, or minsan heart, di ba, love, ganun. Most of the time, ganun eh. So, yun yung sinasabi ko na, explain mo sa kanya yon, pero wag mo expect na kapag naituro mo na to sa kanya, itong mga bagay na to, eh, hindi na yan magkukwit, magiging matatag na yan, hanggang dulo, magiging successful, hindi ganun. Kailangan pa rin natin ng constant reminder sa kanila and constant guidance. Okay? Kakamustahin natin every now and then. Diba? Kamustahin na lang. Ano? Tapos iparamdam mo lang sa kanya na kapag may problem siya, lapit lang siya sa'yo. Okay? Huwag siya mahiya na magtanong sa'yo. Huwag siya mahiya na lumapit sa'yo, mag-share sa'yo, mag-open sa'yo. Tapos ikaw yung taga-motivate sa kanya. So nakikita ko yung ano ko, yung buhok ko hindi sumasabay. Tapos mukhang pinagsasasabi ko, disagree siya. So, yun yung number two. Number three is goal setting. Okay, in the first place, especially sa mga bagong member, very important na meron silang goal na gustong i-hit. So, sa kanila mo alamin yan. Kailangan ituro mo sa kanila kung paano mag-set ng goal. Actually, kailangan be as yung smart, ewan ko kung ano, narinig nyo na yon yung smart goal. Hindi na yun bago eh. Luma na yun eh. Yung specific, measurable, attainable, realistic and time-bounded. Siguro, discuss ko ng konti, maraming variations to, so hindi ko alam kung tama pa yung version ko kasi iba yung way ko ng pagtuturo ng goal setting sa kanila, mas pinadali ko. So, specific, kailangan maging specific as much as possible yung downline mo. Hindi pwedeng pag tinanong mo kung ano yung goal mo, a-apply yung gusto ko pong kumita. So, ano ibig sabihin mo, kumita? Di ba? O, bigyan kita ng piso ngayon, kumita ka na, o, na-hit mo na yung goal mo. Diba, parang tanga, di ba, kailangan specific, magkano? Okay, kung may gusto kang bilhin na material na bagay, magkano yan? Anong itsura, anong brand? Let's say, gusto mong bahay. Diba? Gusto niya ng bahay, ilang palapag, saan nakatayo, sa tubig ba, sa langit, sa lupa, sa impyerno. Diba? So, saan nakatayo, sa exclusive village ba, o nasa gilid ng kalsada, ilang square meters? Diba? Anong itsura niya, bungalow ba, condo type, mansion, di ba? Bahay kubo. So, kailangan maging specific as much as possible kasi na-achieve natin. Kaya natin, ito na lang ha, isipin mo. Kaya natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin, na meron na tayo ngayon kasi alam natin kung ano yung gusto natin in the first place. Tingnan mo na lang yung smartphone na ginagamit mo ngayon sa panonood nitong video na to. Kung smartphone yung gamit mo, nakuha mo yan, nabili mo yan kasi alam mo na yan yung gusto mo. Alam mo, specifically, na yan yung gusto mo. Yan yung brand na gusto mo, yan yung kulay na gusto mo. Diba? Yan yung itsura ng gusto mo. Alam mo kung ilang files ang memory size niya. Diba? Ang disk size niya. Hindi ko alam kung ano pagdating sa ano. Pagdating sa mobile yung... Hindi kasi memory ang tawag pagdating sa PC. Ang memory kasi is RAM. Diba? Ang tinutukoy ng mga Pinoy na memory talaga is yung hard disk. Ganun ang tawag sa PC. So, hindi ko alam pagdating sa cellphone. So, ganun. Technician ako dati. Actually, hanggang ngayon. So, ganun yun. Kailangan maging specific, measurable, paano mo siya makukuha. Actually, yun yung pagkakaintindi ko pagdating doon. So, correct me if I'm wrong na lang. Lagay nyo na lang sa comment section dyan. Sabihin nyo, mali ako. Diba? Kung mali ako, itama nyo na lang ako. Hindi ko naman alam lahat. So, measurable, pagkakaintindi ko doon is, kailangan naintindihan mo kung paano mo siya makukuha. For example, magkano yung price nun. Paano mo siya makukuha? So, yun yung pagkakaintindi ko pagdating sa measurable. Diba? Nang kung tama ako. So, next is attainable. A, attainable. So, hindi pwede na bagong member pa lang. Ito yung medyo may contradiction to pagdating sa ganitong scenario. Kaya hindi ako personally, hindi ko to tinuturo na smart goal pagdating sa mga members ko. Is yung attainable, kumbaga, on the first place, malimbawa, gusto ng downline mo, bagong member siya, gusto niya makabili ng sports car.
kasi nabaliw siya dun sa naka-sports car mo na apply na Ferrari. Di ba, magkano yung 26 million ang alam ko, na second hand pa yata. Hindi ko sure. 26 million yun yung gusto niyang kitain, bagong member siya, di pa siya kumikita. So parang, what the fuck? What? Di ba, so mapapaganong ka eh. On the other hand naman, dream big daw, di ba? Dream big. So medyo contradict siya. Ano ba talaga yung susundin, di ba? Pagka sinabi na ito yung gusto ko, Ferrari, bagong member ako, hindi siya attainable. Pero dito naman on the other hand, sinasabi dream big daw. Ayun, dream big ah. So hindi siya, ano, kumbaga parang hindi siya masyadong nagko-contradict siya. Okay, pero ito yung isa sa mga natutunan ko before sa mga isa sa mga idol ko dati. Sabi niya, short term, mid term, long term goal. Okay, dapat yung yes, meron kang goal na ganyang kalaki. Gusto mo ng Ferrari, let's say gusto mo talaga 'yan, 'di ba? Para ma-achieve mo 'yan, meron ka munang i-achieve sa baba. For example, unahin mo gadget, magandang gadget, laptop, magandang smartphone. Kasi 'yan yung gagamitin mo para mabili yung second goal. Tama naman, 'di ba? 'Yan yung ginagamit natin para makapag-prospecting tayo, kasi even though mga offliner, yung mga offliner, ginagamit pa rin naman nila 'to, social media, para makapag-prospect. Ginagamit nila yung Facebook, 'di ba? Laptop. So maganda, kailangan 'to. Actually, necessity na 'to eh. Itong mga gadget, as magandang smartphone, magandang laptop, necessity na siya sa panahon ngayon na kailangan meron ka kapag ginagawa mo yung business. Kahit anong business naman, kailangan meron ka nito eh. Wala kang makikitang negosyante na walang ganito. Even kahit smartphone lang, imposible. Yung mga apps na sa panahon ngayon, especially mga millennial, mga Gen Z, di ba? So after that, yung goal na binili mo na yun, gagamitin mo yun para mabili yung next goal. Pwede yung midterm goal mo, let's say, regular na kotse lang. Diba? Sedan or SUV, ganyan. Regular SUV. Regular na kotse. Let's say na sedan. Gagamitin mo naman yung sedan na yun para lumibot sa team mo, diba? Sa mga grupo mo dito sa Pilipinas, para tulungan mo sila na ma-achieve yung mga goals nila. And then after that, yung ginamit mo na yun, yung gagamitin mo para doon sa goal mo. So kumbaga parang ganun. Diba? Ang lupit, diba? Naalala ko pa yun, ang tagal-tagal na nun. Ika-apat is realistic. So, parang ganun din. Diba? Attainable, realistic. Kasi kapag ka-Ferrari daw, hindi daw realistic. So, doon ako nalilito. Ngayon, alam niyo na kung bakit ayoko talagang ituro to. Pero, since nandito na tayo, tapusin na natin. Last is time-bounded. Okay, time-bounded. Kailangan meron kang specific deadline kung kailan. Kasi sabi nga nila eh, a goal without a deadline is just a wish. Hindi ko alam kung sino exactly, kung sino nagsabi nun. Na-research yun lang rin sa Google. Kapag wala naman talagang deadline, totoo naman eh, kapag hindi natin nilagyan ng deadline, wala tayong reason para gumising, bumangon ng maaga everyday, para hatawin yung business, para mag-aral, mag-invest sa sarili natin, you know, mag-prospecting everyday, mag-close and deal, mag-benta. Wala tayong reason kasi, ayun, dyan yung goal anytime. Makukuha ko na lang siguro yan pag nasa tamang panahon na. So, ganun yung magiging mindset kapag walang, hindi natin nilalagyan ng deadline yung goals na sineset natin. So, isang way lang yon pagdating sa goal setting. Pwede mong i-research yon. Merong ibang mga nagtuturo na mas magaling pa pagdating sa akin. So, sa kanila ka makinig pagdating doon sa smart goals na yan. Yung kung tinuturo ng upline mo, hindi great. Hindi mo na kailangan pakinggan yung mga pinagsasabi ko kasi hindi siya accurate. Yung mga pinagsasabi ko, sinasabi ko na sa iyo ngayon. Okay, so i-goal set mo siya. Kailangan alam nung downline mo kung ano yung goal niya. Bakit siya sumali? Most of the time, naitatie up siya sa reason why eh. For example, sa mga OFW, gusto nilang makauwi na for good. So, goal yun. Diba? Kailangan lang maging specific kung paano yun mangyayari. Diba? Magkano yung kailangan mo para makauwi for good? Magkano yung kinikita mo monthly? Magkano yung savings mo dapat para makauwi ka na sa Pilipinas? Or halimbawa, employee, gusto na niyang umalis sa trabaho niya kasi saung-sawa na siya sa masungit niyang boss, sa mga chismoso niyang ka-office mate, diba? Politika sa trabaho, ayaw na niya doon, gusto niya umalis, di siya makaalis kasi wala siya pagkakitaan. O magkano yung kailangan mong kitain every month para makaalis ka dyan. So, ganun, goal setting. Okay, kailangan alam ng member mo, alam ng bagong downline mo kung anong goal niya, paano niya yung ma-achieve. And when it comes doon sa sinasabi ko na paano, number 4 is skill set. Kailangan mo siya maturuan ng mga necessary skills para ma-achieve niya yung goal na yun. Okay, para ma-achieve niya yung mga goals yun. And basics is unang-una sa lahat, proper mindset pagdating sa mga prospect. Napaka-importante nun. Next is prospecting. And next is kung nagma-manual presentation ka, yun, presentation. Ikaw yung mag-explain ng business. The next, handling objection. Very important. Closing. Very important. Para sa akin, ito yung pinaka-importanting part
pagdating sa business. Kasi kahit alam mo tong apat na nauna, hindi ka marunong mag-close, hindi siya bibili, hindi siya sasali, walang income, walang downline, hindi masaya. And next, kanin is follow-up. So, yun, yung anim na yun. Diba? So, ganun, ituro mo sa kanya yung basic skill set na yun. Kung hindi ka man magaling pagdating doon sa mga ganung bagay, it's okay. Marami akong ginagawang videos dito regarding doon. And pwede ka rin maghanap ng magaling doon na upline. Okay, hindi naman kasi sa lahat ng bagay, ikaw yung gagawa para sa downline mo. Pwede ka naman humingi ng tulong sa upline mo. Kung medyo walang kwenta yung upline mo, umakyat ka pa sa mas upline pa. Kung wala pa rin kwenta, umakyat ka pa sa mga hanggang sa makarating ka sa 001, ewan ko na lang. Kasi hanggang sa makarating ka sa 001 ng company nyo, ewan ko na lang kung wala pa rin. Magpatulong ka dun sa magaling na magtuturo mismo sa inyo. Ba't ka palalabas, di ba? Hanap ka na lang dyan. Kung meron talagang magaling, ethical yung tinuturo, ba step by step naman yung tinuturo, dun ka, di ba? So, pagdating sa skill set, very important. Kasi yun yung, kumbaga, yun yung how part eh. Alam na niya yung what. Alam niya yung goal niya. Alam niya yung reason why niya. Malamang sa malamang, alam niya yung reason why niya kung bakit siya nag-join. Kaya nga siya naglabas ng pera kasi may malalim siya na reason why. Gusto niya maging successful. Alam niya na yung what, alam niya na yung why, kailangan alam niya rin yung how para mag-break. Kasi wala yung isa dyan, walang mangyayari. Okay, kailangan kompleto yung tatlo. What, why, and how. Actually, mayroon pang ikapat yung when. Yun lang yung sinasabi ng deadline. Diba? Kailan? Kailan mo gustong mangyari? Ikalima. And dito, magiging, aminin ko sa inyo, medyo guilty talaga ako pagdating dito kasi ito yung nakakalimutan kong ituro most of the time. So, magagalit sa akin yung mga downlines ko pagdating dito. Okay, ikalima is yung finance nila. Paano nila i-handle ng tama yung pera. Okay, yun yung isa sa mga pinakamalaking naging problem ko in the recent years. Yung feeling na ang laki ng kinikita ko. So imagine, na-hit ko yung first six-figure income ko at the age of 19. Okay, magto 23 na ako ngayon, taon. Age of 19, ang laki ng kinikita ko. I think ang naging record ko that time, umabot yata ako ng, basta nagawa kong kumita that time, 40,000 within 2 weeks. 2 weeks yun ha. Tapos nagawa kong kumita ng, nag-range ako. Ang pinakamahina ako nakita within a week is I think nasa 1 to 3,000. 19 years old ako. Wala akong responsibilidad, single ako that time. Wala akong responsibilidad sa family ko, napalayas nga ako that time, hindi ako tumitira dito sa bahay namin eh. Kasama ko yung mga, ano ko noon, downlines ko, kasama ko yung upline ko, nag-apartment kami noon. Ang laki ng kinikita ko, tapos after that, nagtataka ako sa napunta. Diba nung kinukompute ko yung kinita ko, nasan tong mga to? Diba, saan to napunta? It's because hindi ako naturuan pagdating sa finance. Kumbaga, mali pa yung itinuturo sa akin, bili ka ng ganito para magmukha kang mayaman, bili ka ng bagong ganito, bili ka ng ganitong gadget na may mansana sa likod para ilalagay mo sa harapan ng prospect mo para makita niya na power payaman ka. So yung mga ganong kalokohan yung mga naituro sa akin before. Kaya, alam mo yun, hindi ako naturuan ng finance. And dahil hindi nga ako naturuan, hindi ko rin siya naituturo sa mga downlines ko. Nangyari rin yun sa ibang downlines ko na kumikita sila, hindi nila alam kung saan napupunta. So, yun yung gusto natin maiwasan kasi walang kwenta yung pera kung hindi natin nagagamit sa tama. Actually, yung isa sa mga biggest lesson pagdating sa akin na walang kwenta eh. Kapag hindi mo alam kung saan napupunta, di ba? Ang laki ng kinikita mo, hindi mo naman alam kung saan napupunta. And even bago pa lang yan, even hindi pa kumikita yan, kailangan marunong na siya. Kasi, for example, especially halimbawa, kahit estudyante pa lang eh, di ba? May allowance yan eh. Dapat alam niya kung saan napupunta yung pera niya na yun. Especially pag nag-work, part-time yung business, saan napupunta yung pera niya? Diba, kailangan maturuan na siya pagdating sa finance and hindi ako ang expert pagdating dyan. Okay, ang daming expert dyan. Andyan si, actually, si Chinkitan lang yung naiisip ko eh. So, doon kayo mag-refer, diba? Doon kayo pumunta pagdating sa finance kasi yun talaga yung tinuturo niya. Pagdating sa finance, doon siya magaling. And ganun rin si Brother Bo Sanchez. So, pwede kayong pumunta doon sa mga hindi ako expert pagdating dyan. Okay? Doon kayo pumunta, doon kayo manood. Pagdating sa finance, kailangan marunong yung downlines. And finally, ika-anim and last, ang pinakang importante para sa akin. Diba? Ang pinakang importante para sa akin dito sa anim na to. Lahat yan importante, okay? Lahat importante. Pero para sa akin, ang pinaka is yung nauna at itong ikahuli. Okay, yung nauna, yung first, which is yung tama may expectation niya, and itong ika-anim, which is take massive action. Kung wala lang tong time limit, ang dami kong massive na sinabi. Take massive action.
So, bakit ko sinabi na take massive action? Hindi take action lang. Actually, narinig ko to sa isa sa mga idol ko na internet entrepreneur. Sabi niya, bakit massive action? Kasi, for example, halimbawa, ako nandito, nandiyan ka, ikaw na lang, ikaw, nandiyan ka sa bahay niyo. Kailangan mo pumunta sa tindahan. Sa pinakamalapit na tindahan sa bahay niyo, makakarating ka ba doon ng one step lang? Isang hakbang lang? What if dalawang hakbang? What if tatlo? Baka hindi ka pa nga nakakaalis dyan sa inuupuan mo eh. No? Sa hinihigaan mo kapag kaganun lang. So, kailangan massive. Okay? Kailangan 100, 200, 300, 500, 1,000 steps bago ka makarating doon sa pinakamalapit na tindahan. So, hindi mo 1,000 siguro. Siguro hundreds lang. Pero, what if pa pagdating doon sa goals natin? What if pa pagdating doon sa pangarap natin? Hindi, baka millions of steps pa yun, di ba, para ma-achieve natin. So, ganun yun. Pagdating sa massive action, kailangan take massive action. Lahat ng mga matututunan, kailangan apply ka agad. Kailangan subukan agad. Sinabi mo naman na hindi ka dapat matakot magkamali. Okay, ganun lang yung kailangan nyo intindihin. Pagdating sa mga bagong members, anong ikinakatakot mo? Ikamamatay mo ba pag nagkamali ka? Hindi naman. Ikamamatay ba ng pamilya mo pag nagkamali ka? Hindi naman. Diba, pag na-reject ka, ikamamatay mo yun? Hindi naman. Diba, baka nga sa inyo, daming beses na reject, eh. Diba, yung mga kalalakihan dyan na palaging binabasted. Diba, so, alam mo, andiyan ka pa rin, buhay ka pa rin, pinapanood mo tong video. So, hindi nakakamatay yung failures and rejection pagdating dito sa business natin. Okay, nakakamatay yan pagdating sa mga surgeon, sa mga inooperahan, pag nag-fail, nakakamatay doon. Pero hindi dito sa industry natin. Ikamali ka, natutunan mo, may natutunan ka, huwag mo na gagawin sa susunod. Diba? Take massive action. Kailangan i-apply mo kaagad yung mga matututunan mo. And yun yung isa sa mga nagiging problem ng karamihan ng mga network marketers. Especially sa atin na lang, sa Ethical Nation, ang dami kong na-encounter, nagsishare sila na, thank you, Sir Carl, kasi pinapanood ko yung mga videos mo, ganito, ganyan, ang dami ko pinapanood, napanood ko na lahat. Pag tinanong ko, ginawa mo ba? So, alam mo yun, walang kwenta. Kahit panoorin mo pa ito ng paulit-ulit everyday, yung mga videos ko dito sa YouTube, kung di mo naman ginagawa, alam mo yun, parang nagluto ka ng pagkain, tapos hindi mo kinakain, tinititigan mo lang. Mabubusog ako. O, parang tanga. So, kailangan gawin mo siya. Kailangan i-apply mo siya. Okay, i-apply mo, gawin mo ng tuloy-tuloy every single day. Okay, gawin mo siya. I-apply mo na kaagad. Actually, naalala ko, no, baguhan pa lang ako, na this was way back ago, years ago. Okay, bago pa lang talaga ako nun sa business, and kapag nagsiseminar kami, though unethical yung mga pinagtuturo sa amin, yung example na ibibigay ko sa inyo na tinuro sa amin before is, para daw mapasagot mo, text message pa kasi kami nun. Okay, hindi pa kami tinuturoan pagdating dito sa online-online kasi nga ayaw ng mga appliance namin to. Pantamad daw. By the way, yung sa mga nagsasabi ng pantamad daw yung online marketing, actually, parang totoo nga yung sinasabi nila na pantamad. Kasi ako, ang dalang-dalang ko lumas eh. Kaya nga hindi ako nakapagpag-upit kasi hindi pa ako nakakalabas ulit. Diba? Hindi pa ulit ako nakakapunta ng bayan. Parang totoo nga na pantamad. Lumalabas lang ako pag wala ng pagkain dito. Kapag magbabayad ako ng bills, syempre ayaw akong maputulan. Kapag kakukuha ako na ulit ako ng pera kasi wala na akong cash sa wallet ko, naubos na. Kapag kukuha ako ng pay-in, ng prospect, kapag kukuha ako ng padala, diba, ng income ko, parang pantamad nga, ano? Kung pantamad lang rin pala to, ay mas gusto ko na to. Diba? Kesa naman namumusakal ako dyan sa kalsada, kesa namibigay ako ng flyers dyan sa kalsada, di naman kumikita, hindi ko naman na-invite, di ko naman napapapunta sa office, papasalin ko, sisinungaling pa ako para lang mapasali ko, papaypayan pa ng cheque. Diba? Mas gusto ko na tong ganitong buhay. So yun, kagaya nga na pala kwento ko kanina, yung isa sa mga itinuturo sa amin is yung may tinuro sa amin before na para daw mapasagot mo yung prospect mo sa text message, dalawa daw yung pwede mong isend sa kanila. Happy birthday or condolence. Di ba abnormal? At that time, utu-utu ako, wala akong kaalam-alam. Para sa akin, bright idea nga naman yun. Kasi daw, kung hindi niya birthday, magtataka siya kung bakit. Ba't mo ko binabati ng happy birthday? Di ba? Lalo-lalo na yung condolence. My God, please, wag niyong gawin yun. Okay, sinasabi ko lang to sa inyo as an example, pero please, wag niyong gagawin yun. Okay, wag niyong gagawin sa prospect na napaka-unethical nun. So, i-text daw lang happy birthday or condolence. So, ginawa ko.
Okay, actually, condolence yung ginawa ko para sabi ko, sure ball, may mag-aano to, may mag-reply. Diba? Nag-group message ako, condolence yung sinabi ko. Diba? Habang ito, ano yung point ko habang sinasabi ko to? Habang tinuturo nila yon, ginawa ko na. Habang yung iba, yung mga kasama ko sa seminar room, payaman power ng power doon, ginagawa ko na siya. Sinubukan ko na kaagad siya. Habang nagtuturo pa, hindi pa tapos yung speaker na nagtuturo sa amin nun, ginagawa ko na, nagtitext na ako. So ano yung point ko dito? Take massive action. Gawin mo na kaagad. Huwag mong hayaan na napupunta lang lahat dito. Yun yung reason kung bakit marami dito na sa industry natin. Ang daming alam. Maraming resulta. Pero ang daming alam. Di mo kumikita. Kasi napupunta lang lahat dito eh. Hindi naman ina-apply. Sayang yung natututunan. Sabi nga ni Tony Robbins, a lot of people know what to do, but only a few people do what they know. Okay? Ikaw dapat yung few people na yon. Ikaw dapat yung gumagawa, nagtitake ng massive action. Wala kang dapat ikatakot. Hindi mo ikamamatay ang rejection. Hindi mo ikamamatay pag nagkamali ka. Okay, so I hope marami kayo natutunan. Medyo mathaba tong video na ito, pero I know it's worth it kasi marami na rin kasi ako nare-receive ng messages about dito. Ano yung tuturo sa downline? Tuturo sa downline, di ba? Sabi ko, edi gawin ko na ng video. Okay, mahal na mahal ko naman kayo dito sa Ethical Nation. So, yun yung basic six na ginagawa ko para sa mga new members ko. Yun yung tinuturo ko sa kanila pagdating dyan sa pagpasok nila. Okay, kapapasok lang nila sa team ko. Actually, yun sa Team Genuine Academy namin. Hindi naman ako manually yun ang tuturo nun sa kanila. Pero, kaya ko siya ituro manually. Pero, ayaw ko kasi hassle and inefficient. So, gumawa ko ng Team Genuine Academy namin. Doon ko siya itinuturo. Kung may bagong members kami, pinapasok namin doon. So, panoorin yung mga videos doon. Make sure apply mo na kaagad. Kagaya nga nung sinasabi ko kanila lang, make sure apply mo na kaagad itong mga natutunan mo. Take massive action. Ito yung mga ituturo sa mga bagong members. At least alam mo na kung ikaw bagong member, wala ka pang member, o at least alam mo na yung mga kailangan mong matutunan, tanong mo sa apply mo. Okay, lumapit ka sa kanya. Kung hindi nga tinuturuan, hindi siya nagkukusa, ikaw yung lumapit. Okay, kasi possible busy rin yung apply mo. So, alam mo yun. Kung pag hindi niya alam, manap ka ng mas apply pa. Okay? So, ganun lang yung kasimple. Kapag hindi pa rin alam, humanap ka ng iba, humanap ka sa crossline mo, diba? Dito sa Ethical Nation, dito sa YouTube channel ko, marami naman akong videos yan, pwede mong i-explore. Okay? So, I hope marami ka natutunan dito, and then kung hindi ka pa part ng Networkers Digest, click mo lang yung link dito sa description ng video na ito para maging part ka ng Networkers Digest. So, ano yun? Doon ako nagsisend ng mga emails, ng mga updates para sa mga new videos na ginagawa ko, sa mga new valuable content na ginagawa ko, valuable information na ginagawa ko. Doon marami ka rin matututunan. Make sure ang ilalagay mo doon is yung valid email address mo kasi doon ako nagsisend sa email address mo. And kung marami ka natutunan dito, make sure hit mo yung like button na yan and ishare mo rin to sa ibang members, sa ibang mga team members mo para at least alam na nila kung ano yung ituturo nila. Alam na nila kung ano yung ituturo nila doon sa bagong downlines nila. I-leverage mo na tong video na to kasi medyo mahaba rin to kung ikaw pa yung magtuturo. Diba? Ubus oras mo sa halip na nagpo-prospect na lang kayo, di ba? Sa halip na ginagawa nyo na lang yung, mas, yung mga makakapagbigay sa inyo ng production, ituturo mo pa, sinasayang mo yung oras mo. I-leverage mo na tong video na ito. And comment kayo dyan kung meron kayong mga katanungan, mga violent reaction, di ba? Kung meron kayong mga suggestion, question, di ba? Comment nyo lang sa baba, sinasagutan ko lahat ng comments dyan. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung see first. And kung sakali man na sa YouTube mo pinapanood itong aking video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!